Hello po sa mga ka-coin fanatics natin dyan. Welcome again to my YouTube channel. Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang mag-like and mag-subscribe. At pakipindot na din po yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa mga susunod na videos po natin. So guys, kamusta po? So kamusta po yung mga Halloween ninyo? Yan. So guys, yung nakikita niyo sa harapan ninyo ngayon ay yung tinatawag na ang bagong lipunan na 5 piso. Yan, ni dating Pangulo pong Ferdinand Marcos Sr. Yan. So, ano na ba yung kalagayan? Sabi nga nila, bakit ba naging controversial ito pong coin na to? Ito po. Na bakit ngayon binubuksan po nila yung halaga ng mga mint na to? Yan. So, focus po natin. Yan. Kung tutusin, medyo meticuloso po ang pagkakagawa nitong bagong lipunan na coin. Kung titingnan po natin yung tinatawag na reverse side, ayan po. Ayan. Medyo maayos yung pagkaka molde sa kanya. Ayan. Okay. Saka yung pinaka-stud, ito po. Yung mga stud na tinatawag, maayos po. At kung titingnan nyo po yung logo ng Bangko Sentral or yung official seal ng Republika ng Pilipinas, ito, ay makikita nyo po yung detalye ng horizontal stripes at ng vertical stripes ng sa side na to. Lagi po tinatanong bakit po meron tayong eagle dito sa side na yan. Guys, kung matatandaan nyo po yung history natin, pinamahalaan po tayo ng Estados Unidos, okay, or ng United States. Kaya meron po tayong tinatawag na Eagle Seal sa ating mga coins or mga pera. Okay? So, ito po yung tinatawag na bagong lipunan na Marcos coin 1975. Okay? So, tinatagpo yan. Yan, meron po makalagay. Setyembre 21, 1972. Okay? Tapos makikita nyo may pangulo, ang pangalan ng pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand E. Marcos, 1975. Yan. So, balikan po natin. Okay? Meron po akong record dito ng galing kay Novista para makita po ninyo. Yan. So, ipapakita ko po sa inyo. Ito po. So, yan guys, makikita niyo yung record natin kay Novista, no? So, yung for the 1975 na ang bagong lipunan na 5 piso ni Ferdinand Marcos Sr. Yan. So, makikita nyo po rito yung year kung kailan siya ginawa is for the 1975 and 1982. Yan. So, ang currency niya is for the mint is for 1967 date. So, ang composition po nito is makikita nyo po ito. Yan. So, nickel po siya. Okay, so purong nickel, wala po kasing halo na lang nakalagay, okay? So medyo malaki siya is nasa 36.5 mm, tapos yung timbang niya is nasa 22 grams. So makikita niyo naman po ta talagang medyo mabigat siya, okay? So mabigat sa bulsa. Yan. So guys, na-demonetize siya ng January 2, 1998. So doon pumasok yung susunod na mint natin para po sa 5 piso that time. So meron po siyang reference number na N
4518. Yan. So, ulitin ko po, meron po siyang number, hindi po siya reference number, okay? So, correction for that. Meron siyang number na 4518. So, na-explain ko na po yun kung bakit merong number and meron pong reference number. Yan. So, ang yung reference po niya is KM210. So, Sean number 68. So, makikita nyo po medyo European or German yung tawag dyan. Kasi, dun po kinukuha yung minting properties or yung minting record ng isang Philippine coin. Yan. So, ito po yung record ni Numista, no? So, yan. So, ano yan, complement natin yan para kay Enemista. Yan. So, yung coin na to, mga ka-coin fanatics, ay minint or ginawa yan kay Munich or sa Munich, Germany. Okay? So, meron siyang Sherit Mint. So, ginawa yun sa Port Saskatchewan sa Canada noong 1927. And sa BSP, security plant natin dito sa Quezon City for 1975 na date. Yan. Then, ang mint niya is yung Wawa, Pennsylvania, United States noong 1964. Ibig sabihin, yan po yung nag-facilitate ng minting para po sa coin itong ating ang bagong lipunan ni Ferdinand Marcos. Okay? Ni former President Ferdinand Marcos Sr. Yan. So, kung titignan po din nyo dito sa variation niya or sa mga variants niya, yung 1975, meron siyang 0.74%. Okay? So, yung uncirculated niya nasa 150 pesos. Yan. So, tapos yung 1975 niya, yung MAT na tinatawag, yan, ay nasa 2% na lang. Pero wala po siyang record kung magkano ang bentahan niya ngayon. Okay? So, same lang din po sa 1975 na proof. Ano po yung tinatawag nila na proof? Okay? So, guys, yung proof po na tinatawag is yung most likely na pina-MS nyo. Okay? Or pina-grade ninyo. Yun po yung tinatawag na proof. Most likely po, yung mga proof na coin na tinatawag na ganyan ay undefined, uncirculated or tinatawag nila as super uncirculated kasi hindi talaga nailabas. Okay? Same lang din po ito noong KM210.1 na special uncirculated. Most likely po yung ganito pong variant na nakalagay sa 2% na lang siya. May mga coating po yan. So, hindi na po nilagay ni Numista dyan kung ano pa yung mga coats niya. Minsan, meron siyang silver, meron siyang gold, mga tipong ganun. Okay? So, kay 1976, may mat din na variant. 1.6 na rin yung circulation niya. So, wala na, halos wala na rin. Then, kay 1976, 4%, medyo mataas pa. Yung uncirculated nyo, nasa 380 pesos lang. Yan. So, and so on and so forth. 1976, 1977, 0.6. So, yung 1977 na special uncirculated, nasa 0.4. So, kung makikita nyo po dito yung variant nya, bakit ang daming variant? Yan. So, yun po yung isa sa mga katanungan ng mga ka-coin fanatics natin. Okay? So, bakit maraming variant si Ferdinand Marcos pagdating po dun sa coin na ginawa niya? Actually, if I'm not mistaken, hindi lang po ito yung coin na minint that time ng reign ni former President Ferdinand Marcos. Okay? So, ang pagkakalam ko, meron pa siyang mga ibang mga coins saka ibang mga pera na ginawa pero hindi na i-release for other reason or for other political reason nga yung sabi nila. Yan. So, ito po ang record ni Enemista pagdating po dun sa ating bagong lipunan. Yan. So, bakit meron silang tinatawag na dalawang version na tinatawag? Yung may Republika ng Pilipinas, ito po nakikita nyo rito. Yan. Yung tinatawag na
may motto ng Republika ng Pilipinas, tapos merong coat arms din na motto na isang bansa, isang diwa. Yan. So, bakit ba meron dalawang ganyan? Okay. Actually, mga coin fanatics, yung Republika ng Pilipinas stated kasi nung pagpasok ni Ferdinand Marcos sa pagpasok niya doon sa pagiging presidente niya, yan yung state na usually na ginamit niya. Okay? Then yung isang bansa, isang diwa, yan yung motto most likely na parang kinonsider ng isang presidente as pinaka tagline niya for politics. Okay? So, yun po yun. So, dalawang variant po siya. So, hindi na po namin alam kung ano yung nangyari. Bakit most likely yung lumalabas na mas maraming na ilabas is yung ang bagong lipunan. Which is yung din ang ginagamit ngayon na tagline ng ating current president na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun. So, yung tagline na ang bagong republika. Ang bagong lipunan, sorry. Yan. So, yun po. Okay? So, yan po. So, compliment po ulit sa salamat po sa record na binigay ni Enemista sa atin. Yan. So, yun po, mga kakoin fanatics. Diba, kanina, nabanggit natin na merong variation. Okay? So, ito pong hawak ko sa inyo, nakikita niyo sa harapan ninyo. Yung tinatawag natin na polish. Okay? Na version. Ito po yung matte na version. Okay? O yung tinatawag yung malabo. Malabo version, tawag nila. Ayan. So, yun po, mga coin fanatics. Sana po meron po akong naibigay ulit sa inyo na kaalaman regarding po dito sa 1975 na ang bagong lipunan na 5 piso. Ayan. So, yung mga presyo po, tingnan nyo, balik-balikan nyo lang din po yan. Okay? So, hindi po nangunguhulugan. Mga kapanatiks, paalala ko po ulit. Okay? Hindi po nangangahulugan na kung ano po yung presyo na nakikita nyo ngayon. Okay? Yun na po ang presyo niya, hindi po yun. Ang presyo po ninyo ay depende. Yan. Depende po sa pag-uusap ninyo ng tinatawag na buyer o yung collector saka sa side po ninyo. Yan. So, depende po sa pag-uusap ninyo kung magkano nyo po ibibigay sa kanila. Kasi most likely, yung mga buyers po, yung mga technical yan. Okay? Pag sinabi mo kasi technical, karamihan po sa kanila ay mga numismatics o yung mga collector po talaga ng mga sinalumang pera. Yan. So, alam nila yung presyuhan yan. So, syempre, tinitingnan nila na hindi rin din po kayo malulugi kung ano po yung mapagkakasunduan ninyo. Yan. Parang give and take lang. Yun. Natulungan nyo na sila, natulungan pa rin nila kayo. Parang ganun. Yan. So, sa mga gusto pong mag sell ng mga coins sa mga collector, meron po kaming Facebook page. Yan. Sa The Coin Digger Mr. E. Yan po, nasa harapan po ninyo ngayon. So, dun po pwede po kayong mag-post ng for selling. Okay? So, kung mapapansin nyo po, alam po yan ng mga ibang mga followers po natin sa Facebook na hindi po kami madalas nag-message sa kanila or nagre-reply. Once na makita po kasi ng buyer na ganun, ayaw po namin magkaroon ng tinatawag na dumugan. Okay? So, bakit ganito pinapansin mo ito? Bakit kami hindi mo pinapansin yan? Ayaw po namin ganun. Makikita lang po namin yan or kukontakin lang po namin kayo pag nagustuhan po ng buyer yung hawak po ninyo na collection na coin. Ganun po. So then, kayo na po mag-uusap. Yan. Bali, ang nangyayari dyan, yung Facebook pages po namin, hub lang po yun ng mga collectors buyer.
So pwede po kayong mag-post. Follow nyo lang po yung Facebook page. Yan po. Okay po. Sa ulitin po mga Coinfanatics, maraming salamat po.